Mga balitang umaatikabo mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Impormasyong nakakaapekto sa buhay ng mga Pinoy sa ibayong dagat. UNTV News Worldwide. Balitang mahalaga at kailangan mong malaman sa labas ng bansa. UNTV News Worldwide. Sama-sama tayong makibalita sa mga pangyayari sa iba't ibang panig ng buong mundo. Ito ang UNTV News Worldwide. Hoy, hello, hello, hello sa lahat ng ating mga kasangbahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw po at pagkakataon na bigay sa atin. Hello sa iyo, Bert, at ganun din sa ating mga kasamang global correspondents. Ang oras na po natin, 1 minuto makalipas ang alas 4 ng madaling araw. Good morning, Kuya, at magandang umaga, mga kababayan sa Pilipinas. Hello, Noel. Magandang salamat sa Diyos sa panibagong araw na kanyang kaloob sa bawat isa sa atin. Hello sa ating mga kasambahay sa buong mundo. Ngayon ay araw ng Huwebes, June 30, 2022. Mula sa Toronto, Canada, ako si Noel Poliarco. At mula sa Dubai, United Arab Emirates, ako naman si Bert Cerudo. Maghahatid sa inyo ng umaatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide, ating global headlines. Russia tinukoy ng NATO na direkta at pinakamalaking banta. Dalawa kinasuhan sa natagpuang 51 migranteng patay sa semi-truck sa San Antonio. COVID-19 cases sa Hong Kong tumaas. US FDA gustong baguhin ang formulation ng booster shot versus COVID-19. Regulasyon sa fast food sa New Zealand isinusulong. At alamin ang mga panawagan at inaasahan ng mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo kognay ng papasok na administrasyon ni President-elect Bongbong Marcos Jr. Una sa ating mga umaatikabong balita, tinukoy ng North Atlantic Treaty Alliance o NATO ang Russia na direkta at pinakamalaking banta. Mula sa pagiging strategic partner, isa ng banta ang security ng NATO. Ito ang umaatikabong balita ni Lena Ramos. Nagkasundo ang 30 leader ng North Atlantic Treaty Alliance na pormal na ituring ang Russia bilang pinakamalaki at direktang banta sa seguridad nito. Kasabay nito ang planong baguhin ang defenses bilang tugon sa giyera sa Ukraine at pagpapaigting ng political at practical support sa Kyiv. Ginawa nito ang desisyon sa kanilang summit sa Madrid kasunod ng pagbawi ng Turkey sa veto nito kaugnay ng pagsali ng Finland at Sweden sa NATO. Ikinatuwa naman ng Ukraine ang paninindigan ng NATO laban sa Russia, gayon din ang pag-imbita sa Finland at Sweden na sumalo sa military alliance. Posible namang tumagal ng 1 taon ang ratifikasyon ng Allied Parliaments kaugnay nito, subalit oras na mapagtibay, makakabilang na ang Finland at Sweden sa Article 5 Collective Defense Clause ng NATO. Ibig sabihin, mapapasailalim na rin ito sa Protective Nuclear Umbrella ng Estados Unidos. Lena Ramos, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dalawa ang kinasuhan kaugnay ng 51 migranteng natagpuang patay sa isang semi-truck sa San Antonio, Texas, USA. Nangako si Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas na makikipagtulungan ito sa US agencies, kabilang na ang US Customs and Border Protection at San Antonio Police Department matapos matagpuan ang mga 151 tao sa isang tractor trailer sa Texas, USA. Ayon sa US official, isa itong human trafficking incident sa US-Mexico border
Nakaranas ng matinding init ang mga biktima kung saan umabot ang temperatura sa halos 103 degrees Fahrenheit o 39.4 degrees Celsius. We're not supposed to open up a truck and see stacks of bodies in there. None of us come to work with national masks. Sa ngayon naman, hawak na ng mga otoridad ang ilang pinaghihinalaang sangkot sa pinakamalaking insidente ng human trafficking sa lungsod. Gayunman, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng federal agents. Sinisisi naman ni Texas Governor Greg Abbott si President Joe Biden dahil sa ani ay deadly open border policy ng administrasyon at ang pagtanggi umano nitong magpatupad ng batas. Bago ito, binatikos na ng administrasyong ng Biden, ang administrasyong Biden, particular na ng Republicans dahil na rin sa pagtatanggal nito ng mga mahigpit na immigration policies na inilatag ni dating US President Donald Trump. Tumaas muli ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa Hong Kong. Kasabay ito ng pagtaas ng kota sa Return to HK Scheme ng Hong Kong Government kung saan maaari nang makabalik ang mga residente sa Hong Kong mula sa mainland China. Mula sa Vietnam, may umaatikabong balita si Lineth Bahe live. Hello Lineth, ilan na ang bilang ng COVID-19 cases ngayon sa Hong Kong? Morning, Noel. Kinumpirma ng Hong Kong ang muling pagtaas ng coronavirus cases na umabot na sa mahigit 2,000. 155 dito ay imported cases. Sa gitna ito ng Return to Hong Kong Scheme ng pamahalaan na naglalayong makabalik ang mga residente na hindi dadaan sa quarantine. Nananawagan ng Chinese Manufacturers Association of Hong Kong, isang major business company na taasan ng pamahalaan ng daily quota ng mga kwalipikado sa nasabing programa. Mula 3,000, iminungkahi niyang maging 5,000 ang maging exempted sa quarantine para sa mga babalik ng bansa via Shenzhen Bay Port. Iminungkahi rin ng presidente ng Chinese Manufacturers Association of Hong Kong na maging 3,000 ang quarantine hotel quota mula sa dating 800. Inaasahan ng pamahalaan na dadami ang mga Hong Kongers na babalik sa teritoryo ngayong lumuwag na ng kaunti ang isolation rules para sa overseas arrivals. Samantala, wala pa namang naiulat na death cases sa kabila ng pagtaas muli ng COVID-19 cases sa Hong Kong. Balik sa iyo, Noel. Yes, Lineth, ano ang pahayag ng Hong Kong government ukol sa pagtaas ng kota ng Return to Hong Kong? Payag ba sila dito? Noel, ilang mga politiko ang nagpahayag na ng suhestyon na magkaroon ng isolation facility sa border ng China at Hong Kong upang doon mag-undergo ng quarantine bago pa man tumawid ng border. Ito ay para sa mga taong hindi pasok sa Return to Hong Kong Scheme. Ngunit wala pa talaga silang pahayag ukol sa pagtaas ng kota ng Return to Hong Kong Scheme, Noel. Okay, maraming salamat Lineth Bahe mula sa Vietnam na nakapag-ulat na ng Omicron subvariant the BA.5 sa bansa. Pabor ang karamihan sa miyembro ng US Food and Drug Administration Vaccines Committee sa naganap na botohan sa meeting ukol sa pagbabago ng formulation ng COVID-19 booster shots. Ang kasalukuyang mga bakuna ay nakadisenyo upang labanan ng orihinal na coronavirus. Inimungkahi ng mga siyentipiko ng FDA na gumawa ng bagong booster shot na makakatarget naman sa Omicron subvariant BA4 at BA5 upang maging handa sa darating na taglamig. Mas talamak ang pagkalat ng nasabing dalawang Omicron subvariants ngayon kumpara sa BA1 na naging sanhi naman ng mataas na pagkalat ng impeksyon noong nakaraang winter season sa Estados Unidos. Ngunit, ayon kay Dr. Kanta Sabarao, Advisory Committee ng World Health Organization, maaaring makabuo ng mas malawak na immune response ang bakuna na ginawa batay sa subvariant BA1. Mas naiiba sa original na virus ang Omicron BA1 kaysa sa mga sumunod na subvariants nito gaya ng BA4 at BA5, pahayag ng eksperto ng World Health Organization. Dagdag pa nito, mahirap pa niyang tugmaan ang kumakalat
na bagong subvariants dahil sa kawalan ng katiyakan sa trajectory ng evolusyon ng virus. Punta naman tayo sa New Zealand. Isinusulong ng Auckland Regional Public Health Service sa New Zealand ang pagkakaroon ng batas na maglilimita at magre-regulate sa fast food chains sa bansa. Mula sa New Zealand, may umaatikabong balita si Raquel Evangelista live. Hello Raquel, bakit kailangan limitahan ang fast food marketing dyan sa New Zealand? Noel, upang maprotektahan ang mga mamamayan dito sa New Zealand, lalo na mga bata edad 4 hanggang 19, kung saan nasa 40% sa mga batang ito ay nasa kategoryang obese at karaniwang nagiging target ng mga fast food marketing strategies na nanawagan ng Auckland Regional Public Health Service o ARPHS na magkaroon ng regulasyon sa junk food natin ng mga fast food chain at takeaway sa bansa. Ayon sa isang pag-aaral ng Helen Clark Foundation at ng Health Coalition Aotearoa, umabot sa $6.7 billion ang kinita ng mga fast food at takeaway businesses sa Auckland region sa nakalipas na 6 na taon at ito ay sumasalamin sa kawalan ng regulasyon sa mga fast food chain sa bansa. Ayon din sa pag-aaral, bagamat kalat ang mga fast food chain sa bansa, malaking bulto naman ang mga ito ay nasa rehiyon kung saan mataas ang antas ng kahirapan at walang kontrol ang komunidad at maging ang city council sa kung anumang businesses ang itatayo sa kanilang lugar. Bunga nito, napipilitan ng mga residente na tangkilikin ang mga pagkain mura at readily available 24/7 sa kanilang lugar kaysa pagkain masusustansya gaya ng gulay at prutas na may kamahalan at hindi laging available para sa mga residente. Ayon din kay Dr. Michael Hale ng Auckland Regional Public Health Service, kung magkakaroon ng mas maraming tindahan na magbebenta ng masusustansyang pagkain sa bawat lugar at makokontrol ang pagdami ng mga fast food, magkakaroon nito ng magandang epekto sa kalusugan ng mga mamamayan sa bansa, partikular na sa mga bata. Isang kababayan naman na naniniwala na hindi sapat ang solusyon ang pagkakaroon ng regulasyon sa mga fast food at takeaway sa bansa. Niwala ako kahit maraming fast food yung nakapaligid sa inyo. Kung nakikita ng mga anak mo na ikaw mismo hindi mo tinatangkilik yun, yun na rin yung kakalakihan nila. Sila rin mismo tatanggihan nila or hindi rin sila magiging mahilig sa mga pagkaing in-offer ng mga fast food. So more on education ang tingin kong solusyon sa lumalaking problema ng obesity. Oh, Raquel, may programa ba ang pamahalaan ng New Zealand upang ito namang problema no sa obesity ay masolusyonan lalo na sa mga bata? Yes, Noel. Inilunsad ng New Zealand government ang isang program. Ito yung Childhood Obesity Plan na naglalayong makbawasan ang mga risk factor ng obesity at upang matulungan yung mga batang obese sa bansa. Although may mga na-achieve naman na ang programa, pero sad to say na ang New Zealand ay pangatlo among OECD countries na may pinakamataas na rate ng overweight at obesity for adults and children. So nakakalungkot at the same time nakakabahala rin. Pero sabi nga ng ating kababayan, dapat maturuan ng mga bata na kumain ng masusustansyang pagkain at huwag silang i-expose sa mga fast food para hindi nila makasanayan. Noel? Oo, nagsisimula rin talaga yan sa bahay at syempre din sa mga adult o sa mga magulang. Kaya mas maganda na yung kumain ng masustansyang mga pagkain. Yan, gulay. Sige, maraming salamat Raquel Evangelista mula sa New Zealand kung saan ang fish and chips ang pinakapopular na takeaway food sa bansa. Hello, magandang umaga sa inyo, Noel and Bert, sa ating mga kasangbahay. Dako naman tayo sa susunod nating balita. Sa Malaysia, nanawagan ang Filipino leader sa Malaysia ng pagkakaisa sa mga kapwa Pilipino sa ilalim ng bagong administrasyong panalangin din ito ang paggabay sa Pilipinas sa ilalim ng bagong pinuno ng bansa. Ito ang umaatikabong balita ni Joselito Liquido. Nasa 600,000 ang bilang ng mga Pilipinong naninirahan sa Malaysia ayon sa DFA statistics. Karaniwang nasa farming, manufacturing, food and beverage industry ang mga kababayan sa bansang ito.
Kabilang dito si Weng Cruz, isang Filipino community leader. Taong 2006 pa siya nasa Malaysia bilang isang caregiver. Vice President din siya ng Marcos Duterte diehard supporters na nagsusulong ng federalismo sa Pilipinas. Naniniwala si Weng na ang pagiging humble at maunawain ng tambalang Marcos at Duterte ang nagpapanalo sa dalawa. Napaka-maunawain nila sa mga sitwasyon at hindi nila iniisip yung para sa sarili nila kaya sila kumandidato. Ang kanilang gusto ay maiangat muli ang ating bansa, kaya nga sabi nila, bangon bayan muli at mahalin natin ang Pilipinas. Naniniwala naman ang kababayan na mas magiging mainam ang Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung magkakaisa ang mga Pilipino. Panalangin din ito ang ikabubuti ng bansa. Mahirap yung marami tayong expectation tapos hindi mangyayari, di ba? Kaya ang una talaga natin gagawin, ipanalangin natin sa Diyos na yung kanilang adhikain sa ating bansa na pagkakaisa, pagmamahalan at yung pagkakaroon ng kabutihan para sa ating mga mamamayang Pilipino, gabayan sila ng Panginoon sa kanilang pamumuno. Nanawagan naman ang mga Filipino community leaders dito sa Malaysia sa mga kababayan natin sa buong mundo na magsama-sama at manalangin para sa mas matagumpay na termino ng bagong Pangulo. Jose Lito Liquido, UNTV News and Rescue, Malaysia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Humihiling ng mas maigting na Philippine Consular Services ang overseas Filipino workers sa Canada. Kabilang ito sa inaasahan nila sa pagpasok ng bagong administrasyon ni President-elect Bongbong Marcos Jr. Ito ang umatikabong balita ni Imelda Andrada. Tinatayang mayroong 837,130 mga Pilipino dito sa Canada ayon sa Philippine Consulate sa Ottawa batay sa May 2016 census. At isa sa mga takbuhan nila ay ang pinakamalapit na embahada o konsulado ng Pilipinas sa kanilang lugar. Ayon sa official website ng Philippine Embassy sa Canada, may tatlong konsulado sa bansa. Matatagpuan ito sa Toronto, Vancouver at Calgary. Mayroon ding tatlong honorary consular post na matatagpuan naman sa probinsya ng Manitoba, Saskatchewan at Nova Scotia. Bukod sa consular services sa kanilang mga tanggapan, nagbibigay din sila ng serbisyo sa mga kababayan nating nasa mga malalayong lugar sa pamamagitan ng consular outreach mission. Samantala, batid naman ng ilang kababayan sa Calgary, Canada, ang mga pagbabago sa serbisyo ng konsulado ng Pilipinas. Gayunman, hiling din nitong maging mas mainam pa ang serbisyo ng tanggapan. Of course, there's always room for improvement. At number one po talaga yung gusto kong mangyari is matulungan po talaga nating mapabilis yung proseso ng mga passport. Yung SSS ang laking tulong na kasama na po sa Philippine Consulate na services nila. And then at the same time po, marami po tayong mga temporary foreign workers na nangangailangan talaga ng tulong. So kung may mga add-ons po na kayang ibigay ng Philippine Consulate, it will be a great help for everyone po dito sa Calgary. Ang consular service dito sa lalawigan ng Alberta dito sa Canada, over the globe. Makita po natin dito na nakikita ko ang kausap namin si Atty. Capella, isa sa Partido Federal ng Pilipinas, na malaking pagbabago at nakita po nila na mas maganda po nila yung ilalagay po nilang mga sa, I think the polo is kumbaga tatanggalin nila yung polo. So ang maraming mga bagay na nangyayari sa atin dito sa Calgary, lalo na sa Philippine Consulate natin, napakaganda ng service nila, and at the same time talagang para sa Pilipino, galing sa Pilipino. Sa kabila ng pagsisikap ng mga konsul at attache na magkapaglingkod sa ating mga kababayan, hindi naman maiiwasan man ilang pa rin hindi nasisiyahan sa kanilang serbisyo. Umaasa naman ang ating mga kababayan na sa bagong administrasyon ni President-elect Bongbong Marcos Jr. magkakaroon pa ng improvement sa mga serbisyo ng embahada at mga konsulado ng Pilipinas. Isa po ang project dito ay hopefully
na makita ni BBM, which is ito naman ang pinangako na bibigyan nila ng solution ito. Mas maganda paglagyan po nila ng isang outlet doon sa Saskatchewan o di kaya sa Winnipeg. Yun ang isang nakikita namin na pagbabago po dito. At saka yung mga kababayan natin na may mga problema, hindi na po sila pupunta dito sa Calgary. So mas maganda, the more na yung outlet, sir, ay talagang mas mapabilis ang kanilang masolbahan yung mga problema nila. Ang makapagbigay serbisyo sa kapwa Pilipino ang laging adhikain ng bawat administrasyon. Patuloy itong aasahan ng OFW sa anumang sulok ng mundo upang makatiyak na mayroong maasahan sa oras ng pangangailangan. Imelda Andrada, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinatayang nasa 72,945 temporary migrants o overseas Filipinos sa Pilipino sa kasalukuyan ang naninirahan sa Australia ayon sa huling datos mula sa Philippine Embassy sa Canberra. Hiling ng ating mga kababayan sa Australia kay President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Special Airfare Scheme para sa mga OFW. Ito ang umaatikabong balita ni Maeve Yandog. Hindi pa rin may iwasan ng ating mga kababayang overseas Filipino workers dito sa Australia ang makaramdam ng homesick. Ito ay lalo na at karamihan sa kanila, hindi pa rin nagkakaroon ng pagkakataon na makauwi sa Pilipinas upang makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay simula nang magkaroon ng pandemya. Patuloy man sa ngayon ang pagbubukas ng ekonomiya at pagluluwag ng iba't ibang travel restrictions, nalilimitahan pa rin ang ilan sa ating mga kababayang OFW na makauwi sa Pilipinas dahil sa mahal ng pamasahe. Dahil dito, ilan sa ating mga kababayang OFW ay humihiling na sana ay magkaroon ng programa o scheme ang bagong administrasyon ni President-elect Bongbong Marcos Jr., kung saan ang mga OFW ay maaaring makakuha ng special airfare ticket price pauwi sa Pilipinas. Ito ay upang makatipid at mas malaki ang kanilang maipadala sa pamilya, lalo na at papataas ng papataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang hiling namin sa bagong administrasyon, partikular na sa OWA, sana mabigyan kami ng assistance sa pamasahe sa eroplano. Isa yan sa problema ng mga OFW, lalo na pagsapit ng buwan ng Disyembre. Napakamahal na ng pamasahe sa eroplano, kaya ang karamihang OFW nagtitiis na lang na hindi umuwi at ipinapadala na lang ang kaunting kinita para sa pamilya. At sana matugunan ito ng bagong administrasyon sa lalong madaling panahon. Apela rin ng ating mga kababayan ang pagkakaroon ng karagdagang passport processing center sa Australia. Tatlo lamang sa kasalukuyan ang passport processing sites dito sa Australia. Isa sa dako ng Canberra kung saan naroon ang embahada ng Pilipinas, ikalawa sa Sydney at ang ikatlo ay sa Melbourne, Victoria. Hiling ng mga kababayan sa dako ng Queensland at Western Australia, dagdagan ang passport processing sites sa dalawang estado. Limitado lang po kasi ang naseservisyohan dito sa amin at kadalasan ay kailangan pa naming maglakbay ng 4 oras na flight papuntang Sydney, Canberra o Melbourne para maiprocess ang aming passport o iba pang dokumento. Yun naman pong mobile passport mission ay once or twice a year lang pumupunta dito, and ilang beses din po silang naapektuhan ng lockdowns during the peak of the pandemic. Kasi it's been ongoing problem for the last probably over 10-12 years na eh. Tapos naging worse itong during the pandemic. At maraming backlog ng mga passport, ng mga na-expired na, kailangan nila i-renew. Yung mga especially mga estudyante, yung mga contract workers na nagkaroon sila ng mga anak na kailangan i-restore nila sa Philippine Embassy. May 12,682 temporary migrants sa Queensland ang nangangailangan ng serbisyo. Gayun din ang mga kababayan sa dako ng Western Australia na may 8,509 temporary migrants. Patuloy pa rin umaasa at nananatiling positibo ang ating mga kababayan na matutugunan ng bagong administrasyon ni Pangulong BBM ang ilan sa kanilang mga kahilingan.
Samantala, batay sa 5-year industry outlook ng Australia, tataas ng halos 439,500 ang kakailangan ng professional workers dito sa bansa. 186,400 naman ang hinahanap ng mga manggagawa para sa service industry, kung saan nagtatrabaho ang karamihan sa overseas Filipino workers. Mavian Dog, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang Filipino teacher sa Thailand ang nais ng makauwi at makapaglingkod sa bayan. Kaya naman hiling niya sa papasok na administrasyon, sapat na sahod upang matugunan ang pangangailangan ng pamilyang itinataguyod. Ito ang umatikabong balita ni Kat Dumaraos. 2013 nang unang makipagsapalaran dito sa Thailand ang isang mathematics teacher na si Victor Michael Garcia, 39 na taong gulang. Bagaman tapos sa pag-aaral bilang guro at nakapagtrabaho sa isang pribadong paaralan sa San Nicolas, Batangas, hindi pa rin naging sapat ang kinikita upang buhayin ang kanyang maliit na pamilya. The reason why, isa sa mga main reason kung bakit ako umalis, aside from dun sa pagkabigo sa pag-ibig, ay yung sadyang kababaan ng pasahod sa mga guro, especially dun sa mga teachers na nagtatrabaho private, in private schools. Just imagine, 5,000 pesos, pagkakasyahin mo yun sa isang buwan, kung ikaw ay pamilyadong tao, may isa o dalawang anak, talagang yung buhay namin miserable. At upang makatawid sa araw-araw, nagtatrabaho si Michael sa Pilipinas hanggang 10 oras ng gabi. During those days, pagkatapos ng trabaho ko, may mga tutors pa ako niyan, umuwi ako niyan mga around 10 o'clock na ng gabi, at talagang halos pinapatay ko na yung sarili ko sa trabaho. Ayon kay Michael, isang sakripisyo ang magtrabaho sa ibang bansa. Kaya naman hiling ng guro kay President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bigyang pansin ang mga manggagawang Pinoy upang mabigyan ng sapat na trabaho at pasahod para sa pangangailangan ng isang pamilya. Kaya po sana sa ating bagong halal na Pangulo, ako po yung naggumagalang at lubos po na sumusuporta. Sana po ay pagtuunan po natin ng pansin ang patrabaho at ang pagbibigay ng tamang pasahod sa mga manggagawang Pilipino. At ng ang mga kagaya namin na mga OFW na naglilingkod sa ibang lahi ay makapagbigay ng serbisyong totoo sa ating bansa at sa ating mga kapwa Pilipino. Isa lamang si Victor sa mahigit 17,500 Pinoy dito sa Thailand. Karamihan sa kanila mga professional, managers, technicians at associate professionals ayon sa Thailand Ministry of Labor. Kamakailan naglabas ang mga regional wage board sa Pilipinas ng kani-kanilang wage order na nagbibigay ng dagdag sahod sa manggagawa. Kaya naman posible itong maging pasimula upang matupad ang pangarap ng ating kababayan dito sa Thailand na muling makapaglingkod sa kapwa natin Pilipino. Kat Dumaraos, UNTV News and Rescue Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan ang ilang kababayan sa Singapore sa incoming administration ni President-elect Bongbong Marcos Jr. na mapagtuunan ng pansin ang agriculture at infrastructure projects. Ito ang matikabang balita ni Shea Remigio. Noong 2019, tinatayang mayroong 200,000 mga Pilipino sa Singapore ayon sa Embahada ng Pilipinas. Karamihan sa mga ito ay professionals at skilled workers, samantalang ang iba naman ay household service workers. Kabilang dito si Joanne Taru, isang accountant. 6 na taon na siyang namamalagi sa Singapore. Sa kabila ng hanap buhay, inaalaala niya ang kapakanan ng mga magulang sa Pilipinas na ang pinagkakakitaan ay pagtatanim at pag-aalaga ng hayop. Hiling nito sa papasok na administrasyon ni President-elect Bongbong Marcos, pagtuunan ng pansin ang sektor ng agrikultura. Ang kadalasang sinasabi ng mga tito ko at mga magulang ko sa atin, sa pagtatanim daw, walang pag-asa. Yung message ko po sa ating bagong Pangulo, sana po yung mga
pangako niyo po sa mga magsasaka sa Pilipinas. Sana matupad. Sana mabigyan ng mga proyekto para mapaganda yung mga buhay ng mga magsasaka. Si PBBM ang magiging unang presidente ng Pilipinas na magsisilbi ring kalihim ng kagawaran ng agrikultura. Samantala, pagpapatuloy naman ng infrastructure projects ang hiling ng isa pang kababayan sa Singapore. Gayun din ang paglaban sa illegal na droga at pagpapaunlad ng ekonomiya. Sabi ko lang sa bagong halal nating presidente na si BBM, sana ay ipagpatuloy niya ang build project ni PRD at ang at lalo na sa pagsugpo sa droga para iwas ang kabataan sa masamang bisyo at ang pagpaunlad niya sa ekonomiya ng ating bansa. Alaala pa rin ng mga kababayan ang kapakanan ng kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Kaya't ang kanilang dalangin para sa susunod na presidente ng Pilipinas, matupad ang pinapangarap na tuloy-tuloy na pag-unlad ng bansa. Mahirap man o mayaman, may kaya man o wala, lahat ng mga Pilipino dito sa bansang Singapore ay naghahangad na ang pangako ng Pangulo na pagkakaisa at kaayusan ng bansa ay maisagawa sa kanyang termino. Sherry Mihio, UNTV News and Rescue, Singapore. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kaugnay ring balita, nanawagan ng kababayan ng tulong para sa mga kapwa Pilipinong biktima ng hate crimes sa Estados Unidos. Batay sa ulat, noong 2021, mahigit sa 300% ang itinaas ng antas ng anti-Asian hate crimes sa Amerika. Ito ang umaatikabong balita ni Christy Rosasia. Hate crime na maituturing ang isang krimen kung ginawa ito sa isang tao dahil sa race o ethnicity, nationality, relihiyon, kasarian, physical o mental disability o dahil sa pagiging konektado o kaugnayan sa isang grupo. Lumalabas sa pag-aaral na umigting ang hate crimes na ang target ay Asian American community sa Estados Unidos. Batay sa hate crime data na inilathala ng Center for the Study of Hate and Extremism, 339% ang itinaas sa anti-Asian hate crimes noong nakalipas na taon kumpara sa taong 2020. Kabilang na dito ang physical na pananakit at harassment, isa sa mga tinutukoy na dahilan ng pagtaas ng bilang ng anti-Asian hate crimes ay dahil sa COVID-19 na unang naiulat sa China. Pinakamataas naman ang hate crime sa Los Angeles, kasunod ng New York, at kabilang sa mga biktima ng anti-Asian hate crimes ang mga Pilipino sa Amerika. Ang Philippine Consulate General sa New York may 26 na naitalang kaso. Karamihan sa mga suspect ay mga homeless na may criminal record o may mental health problems. Kaya naman nanawagan ng ilang kababayan sa incoming administration ni President-elect Bongbong Marcos Jr. ng tulong sa mga Pinoy na biktima ng hate crimes. Gayun din ang pagpapaigting ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Sana po ay matulungan po ng gobyerno natin, mga kababayan natin na naging biktima ng Asian hate crimes in terms of legal matters. As a president of the Philippines, which is Bongbong Marcos, my concern about Asian hate crimes here in America is for him to make a good relationships and connections like government to government, so people here in the United States will educate, especially some people who is ignorant. This not only for the Filipino peoples but to all Asians. Noong buwan ng Mayo, nilagdaanan ni U.S. President Joe Biden ang Anti-Asian Hate Crimes Law na naguutos sa federal law enforcement na tugunan ang tumataas na bilang ng marahas na pag-atake laban sa Asian Americans at Pacific Islanders sa Estados Unidos sa gitna ng coronavirus pandemic. Christy Rosasia, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Yan na, Bert and Noel, marami talagang kakaharapin ang ating bagong Pangulo ng Pilipinas. Sa, hindi lang sa Pilipinas, maging sa iba't ibang mga bansa. Yan ang mga narinig natin kanina, yung mga kahilingan ng ating mga kababayan mula sa iba't ibang mga lugar. At ito namang susunod ay hindi naman natin lahat makakalimutan, Bert and Noel, dahil ito ang ating pinakaabangan. At Noel, pwede bang bumati? Pwedeng pwede! Ayun, narito ang pagbati ng ating kababayan. Ako po si Bernice Atienza, taga Binyan, Laguna. At 5 years na po akong hindi nakaka-uwi ng Pilipinas. Kaya miss na miss ko na po sina Ate Cheche, Kuya PJ, Papa, sa aking mga cute na mga pamangkin, Gwyneth, Mati, Odin, Freya, and Astrid. I miss you! Ayun, taga Binyan pala itong si Bernice. Hello sa iyo at sa iyong kapatid. At shoutout din po kay Amy Guzman Sabado. Yan, dito po sa Calgary, Canada. Masugid din natin taga-subaybay kay Sherwin at Maribel Coronel, kay Bebot at Hernan Galicia, kay Bert and King Telesforo, kay Jess and Aileen Torres, kay Danilo and Madel Garcia. Hello po sa inyo. At kay Nanay Nieves. Ganon din kila Nanay Rosario dyan sa Binyan, Laguna. Yon, Sunny. Yun, babati na rin ako. Siyempre, binabati natin una sa lahat, Bert and Noel, ang ating mga taga-subaybay sa UNTV Channel 37 at ang lahat ng mga nakikinig sa atin lagi araw-araw sa Radyo La Verdad, Resikwenta. Ganon din sa ating mga social media, lalo-lalo na sa mga araw-araw nandiyan sa ating mga chat group, Noel and Bert. Kasama dyan sila Vivian Moneda, sila Daniel Valdez at iba pang araw-araw nating kasama sa sumusubaybay sa atin sa UNTV Channel 37. At shoutout na rin ha, Bert and Noel, kasama ko dito ngayon sa akin lugar sila George Dino, si Chris Concepcion, ganoon din si Gab Nofuente at yung mga batang kasama namin ngayon, si Monty, si Caleb, si Cyrus at si Milo. Shoutout din kila Ate Michelle at kay Ninong Loy at kay Ninong Noni. Sensya na, hindi tayo magkikita ngayong weekend ni Ninong Noni dyan sa Texas. At ganoon din, shoutout din syempre kay Brad Marvin Go, kay Ate Jo, kay Kuya Josel at kay Ate Ransa. Yun, Bert, go ahead. Yun, shoutout kay Apong Madin at kay Darang Aida. Pauwi sila ng Pilipinas, nga tanawang sa biyahe. At sa ating mga regular na taga-subaybay, Noel at Sunny, sila Vivian Moneda, Anel Masamora, Shirley Dalieva, Erna Mataga, Ireneo Chamiso, Mike Repolona, Melinda Javier, at si Fred Lescano. Shoutout uli kay Mr. Adelardo at Ma'am Josepina Cañada, dyan, Bro Noel, no? Noel sa Calle Pogi, Kupang Antipolo City. Hello kay sister, sa aking mahal na asawa at sa aking mga anak, Nico, Aileen, Shasha, and Andrew. At sa akin nanay at tatay dyan sa Pilipinas, ingatan nawa kayo palagi ng Panginoon. Noel? Magkano na kaya lupa dun sa Calle Pogi? Sige, puntahan na natin yung ating mga kasama sa Pilipinas. Nandiyan na si Amigo Sherwin at si Gladys. Hello sa inyo mga kasama. Good morning, good morning, good morning. Kamusta dyan? Ano ang ating mga aabangang humahataw ng mga balita ninyo? Yes, good morning, Noel, Bert at Sunny, kagaya rin ng inaasahan ng marami nating mga kababayan dyan sa Ibayong Dagat at lalo na syempre dito sa ating bansa. Mamaya na po ang inaugurasyon ng ika-17 presidente ng ating bansa na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang ilang detalye ng preparasyon dyan, mamaya abangan natin. Gladys. Ayong buntag, amigo Noel, Sunny at Bert. Kaugnay naman dyan, amigo. Mas maraming Pinoy ang umaasang magiging maganda ang trabaho ni PBBM sa unang 100 araw niya sa pwesto. At kabilang sa mga issues na dapat tugunan ni PBBM, amigo, ay ang ekonomiya, trabaho at edukasyon. Naway samahan ng Panginoon na matugunan ang mga at masolusyunan ang mga problema kinakaharap natin ngayon, syempre para na rin sa ating mga Pilipino at sa mga kasama nating OFWs, amigo, na nais na rin makauwi dito sa ating bansa. Oo, at kahapon sinabi na, no, na ang gustong programa sa inaugurasyon ni PBBM ay simple, tradisyonal at solemn. So yung magarbong preparasyon, wala no, na hindi natin makikita dahil simple lang ang gusto ng ating bagong uupong presidente ng ating bansa. Noel, dyan sa inyo, kamusta naman?
Ayun, amigo at Gladys at mga kasama, no, gaya nung narinig din natin dun sa mga binanggit na rin ng ating mga kababayan, talagang although malaki rin ang kanilang expectation. At syempre, yung magkaroon kasi ng pag-asa, no, dun sa bagong administrasyon ng bagong pangulo na si PBBM. Kaya sa ano rin sa mga kababayan natin dito, talagang dahil nga malayo rin sila sa pamilya, kung makapagpapadala pa sila o magagamit nila yung kanila pang mga sinasahod rin dito na mas maipapadala nila at magagamit pa ng kanilang mga mahal sa buhay diyan sa Pilipinas, napakalaking tulong din. At lalo na yung sinasabi nga nila na kung mai-improve yung ekonomiya dyan sa Pilipinas at magkakaroon talaga ng magagandang trabaho na rin o maayos na trabaho na rin at maging sa sweldo, ay hindi na rin nila kailangan na mag-ibang bayan. At kanina nga, very emotional yung isang kababayan natin, diba, na sabi niya, gusto niya makapaglingkod ng totoo dun sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas kaysa dun sa mga banyaga. Ayan, sa inyo ba, Sunny? Oh, Noel, dito, Noel, Bert, ano, tsaka amigo and Gladys. Dito sa US din, kagaya ng mga binabanggit ng mga kababayan natin kanina, bagamat dito sa aming lugar, ano, ay very well represented naman ang Filipino community sa iba't ibang mga lugar sa Amerika. Pero kagaya nung kaninang ibinalita na kasama natin si Christy Rosasia, no, iyan ay, ano, amigo, isang bagay na tinitignan hindi lamang ng mga Pilipino, maging ng iba pang mga Asians dito sa US. Bagamat maganda ang representation natin, hiling ng mga kababayan natin ang ibayo pang tulong ng ating gobyerno sa ating mga kababayan dito sa Amerika para lalong magkaroon ng pagtulong sa iba't ibang mga bagay, particular sa mga legal matters, lalo na at tumataas nga ang mga anti-Asian hate crimes dito sa US. Ganun din, ano, amigo, yung mga kababayan natin na tumutulong, kasi sabi nga kanina yung sa COVID, ano, yung mga Asian ay tinitira ng mga anti-hate dito sa Amerika. Pero yung mga kababayan natin kasi dito, dapat ma-educate ang mga community dito sa US, amigo, dahil marami sa kababayan natin, sila yung mga nag-aalaga sa mga nagkakasakit dito sa Amerika, dahil marami sa ating mga kababayan ay mga nurses at mga health providers sa US. Isang kahilingan ng mga kababayan natin sa buong Amerika na matulungan tayo sa representation ng government to government, ika nga nung ating kababayan kanina. At aabangan natin ang mga susunod na hakbang ng ating Pangulo, amigo, kung ang mga kahilingan ng ating mga OFW sa iba't ibang mga lugar ay matutugunan sa mga susunod na mga panahon. Salamat, amigo Sherwin at Gladys, at aabangan natin ang mga humahataw na balita sa inyong lugar sa Pilipinas maya-maya lamang. At ganoon din, salamat sa ating mga correspondents mula sa iba't ibang panig na mundo. Mga kasangbay, kung mayroon kayong hindi napanood na balita o nais nyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari nyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood din po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of 1 Peter chapter 2 verse 13. Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether it be to the king as supreme. Amen. Salamat sa mga salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa. At sa ating mga kasambahay, lagi po natin lakipan ng panalangin ang ating bawat paggawa. At yan po ang mga umaatikabang balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Huwebes, June 30, 2022. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula rito sa Dubai, United Arab Emirates, ako si Bert Cerudo. At sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, mula naman dito sa Desert in the City, Las Vegas, USA, ako naman si Sunny Cos.
At mula naman sa Toronto, Canada, ako po si Noel Poliarco. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.